Oh, bes, sure ko lang. At dahil nga sa sobrang init ng panahon, kaya heto, bes, napagawa na lang kami ng coffee jelly. Coffee jelly na homemade. Napakadali lang ito, bes. At pwede mo rin siyang ibenta, bes. Tsak, sigurado, patok na patok ito sa iyong mga suki dahil nga sa sobrang init ng panahon. Kaya yan, magbenta ka na lang or homemade mo na lang ito, bes. Napakadali lang. So, paano nga ba gawin? Maglagay ka lang ng 1.5 na tubig sa iyong kaserola or 6 cups na tubig. Then, bumili ka ng gulaman. Yung coffee gulaman ang bilhin mo, bes, ha? Baka iba yung bilhin mo. Coffee gulaman. Isang sachet lang, tapos ibuhos mo dyan. At habang binuhos mo yung gulaman, bes, maglagay ka na kaagad ng asukal para may lasa yung gulaman. Kailangan halu-haluin mo siyang mabuti para hindi mamumuo. Pag naluto na siya, bes, ay ililipat mo na siya sa may lagayan ng tray. Ayan, ilagay mo na lahat. Then, isiset aside mo yan dahil nga magkakrack ka ng yelo. Ayan, damihan mo para mas malamig. Then, magtimpla ka ng 3-in-1 na coffee. Bahala ka na kung anong brand. Ayan, lagyan mo siya ng mainit na tubig muna para madali silang matunaw. Ganyan. Halo-halo ka lang na parang ganyan. And then, after that, i-slice mo na yung sinet aside mo kanina na gulaman. Ayan, i-slice mo lang siya ng pa-square. Ayan, saka mo siya aalisin na parang ganyan. O, diba? Satisfying. Ayan ng ating gulaman na ginawa natin kanina na kahit na hindi ka bumili sa labas, pwede kang gumawa sa iyong bahay at unlimited pa ang iyong coffee jelly. Ayan na, bes, pag nahalo mo na yung coffee, ilagay mo na lahat dyan, pati yung gulaman. Iahalo-halo mo lang dyan na parang ganyan. And then maglagay ka ng condensed milk. Ayan, para may lasa, huwag ka nang maglagay ng asukal para hindi ka ma-diabetes. Then maglagay ka rin ng evaporated milk para mas masarap at mas malinamnam, bes. Pagkatapos, pag nailagay mo na yan lahat, ay halu-haluin mo lang yan para mag-combine yung mga lasa nila. Basta halo ka lang mabuti, bes. Halu-haluin mo mabuti para kasi yung condensed milk, eh, naiiwan dun sa may ilalim. Kaya kailangan dapat halu-haluin mo siyang mabuti para hindi siya matabang, ganon. At alam mo ba na pwede mong pagkakitaan ito? Pwede mo siyang ibenta, bes, ng isang plastic, 10 piso. 10 piso ang bentahan nila dito sa amin. Kaya kung bahala ka na kung magkano yung costing mo, bahala ka na rin kung paano mo ibibenta. Basta 10 piso bawat plastic nito, bes. O di, mayroon ka ng kita. Kahit nasa bahay ka lang, eh, mayroon kang pinagkakakitaan dahil sa sobrang init ng panahon. Siguradong patok na patok ito sa iyong mga suki, suki loves, ganon. Ayan, bes. Isang plastic. Ayan, bes, ilagay mo sa may plastic yelo. Yan yung sinasabi ko sa iyo na 10 piso bawat plastic. Ilagay mo, maglagay ka ng gulaman tapos yelo. Sigurado, ay nako. Sigurado, tsak, magugustuhan ng mga mamimili ito dahil nga sa sobrang init ng panahon, natural, naghahanap ng mga malalamig na yelo or malalamig na inumin yung mga tao katulad ko. Ayan, o, konti lang ang iinumin ko dyan dahil nga dialysis patient tayo. Tikim-tikim lang ako. Hindi ko na mauubos yan, bes. Titikman-tikman ko lang. Oh. So, ayun lang, bes. Share ko lang. Ingat. God bless. Bye!